Tunahin nga natin ang naging laban niya noong 2003 kay Emmanuel Lucero na wala pang pahid ng pagkatalo. Mailap at kakaiba ang estilo at sabik sa laban dahil ayaw niyang mawala ang karangalan. Pero nabigla siya sa mga galaw ng ating pambato. Pero maingat din si Pacman dahil di naman magiging undefeated ito kung hindi ito mahusay. Hanggang makalusot ang pamatay na kaliwa niya at bumigay ang kalaban. Inawat ng referee dahil mahalaga ang buhay kesa sa titulo. Unang laban ni Pacman sa Amerika, laban sa kampiyon ng Afrika. Dahil sa umatras ang mga dapat na makakalaban nito, sa isip ng Afrikano ay nakakuha siya ng madali at mahinang kalaban. Pero magugulat siya sa lakas at bilis ni Pacman dahil ilang beses siyang bumagsak at di niya akalain na si Pacman ang tatapos sa kanyang paghahari. Nang sumunod na taon ay hinarap ni Manny Pacquiao ang isang veterano na may 40 panalo. Naging stepping stone ni Manny Pacquiao ang mga kampiyon para makatungo sa tuktok ng palakasan. At unti-unti nga ay nakakamit niya ito. Sa laban nila ng veterano na si Julio ay naramdaman ang veterano na di niya kakayanin ang lakas ni Pacman. Pero ang karangalan ay inaalagaan. At muli nga, kahit na nabasag na ang kanyang ilong, ay patuloy siyang lumalaban. Ngunit ang referee ay hindi papayag na ang buhay ay mawala kaysa sa titulo. Humakbang muna tayo ng halos isang dekada. Isinabak si Pacman sa isang kampiyon na si Lucas Matisse. At talaga namang idabangan ang pagbabalik ni Manny Pacquiao. Sa unang round ay makikita na agresibo si Manny Pacquiao at ilang beses na pinabagsak niya ang tigasing kampiyon. At makalipas nga ang 9 na taon ay naitala ang nakakamakhang knockout ni Manny Pacquiao. Ang laban ng ito naman ay noong 2008, ang taon na marami ang nagsasabi na handa na si Pacman na akyatin ang 8 division. Alam na nga ni Coach Frederots na mamamayagpag na ang pakpak nito sa larangan ng boxing, kaya kahit sino ang humamon ay di inaatrasan. Pero bago pa yung mga laban na yan ay nakatikim muna si Diaz ng mga suntok na maladilubyo at umaapoy na kamao. Sa 9 na round ay nakalusot ang pamatay na left hook ni Pacman. Bagsak ang Mexicano at humalik sa lona. At balikan din natin ang laban ng Manny Pacquiao versus De La Hoya. Sa laban ng ito ay sumuko ang kampo ni De La Hoya, kaya ito ay nagmarka at ikinonsidera na knockout dahil ang laban ay tinatawag na corner stoppage. Para sa kabatiran ng lahat, pag ang kalaban ay umayaw sa kanilang corner, ito ay kinukonsidera na isang knockout. Balik tayo sa 2003 na kung kailan nabigyan ng pagkakataon si Pacman na labanan si Barrera. Isa ito sa mabigat
na hamon sa kanyang paglalakbay sa larangan ng boxing. At ang akala ng lahat ay magiging stepping stone lang ni Barrera si Manny Pacquiao sa labang ito. Ngunit natameme sila sa pangyayari. Dahil sa bilis at lakas ni Manny Pacquiao ay sumuko ang kampo ni Barrera na umiiyak dahil mahalaga ang buhay kaysa sa karangalan. Kung ang pag-uusapan ay laban ng Pinoy at Mexicano, ay di pwedeng di mabanggit ang laban ng Morales-Pacquiao. Sino ba naman ang makakalimot sa lehitimong mandirigma na tumalo sa ating pambato sa una nilang pagharap? Ngunit sa pangalawang pagharap ay nakapaghanda na ng maayos si Manny at nahirapan na si Morales pag-iwas sa mga bigwas nito. At nang makalusot ang isang suntok na tumama sa may sintido nito, ay nanghina si Morales. Ikaw ba naman ang tama sa sintido pag di ka naduling? At panalo ang ating kababayan via technical knockout. Sa pangatlong duelo ay kailangan ng maisara ang pintuan na nabuksan nila. At sa pagkakataong ito ay natuldukan din ang mga katanungan. Wagi tayo mga kabayan. Sa taong 2009 ay marami ang nagtatanong kung kaya pa ba ni Manny Pacquiao na makipagsabayan. Dito siya umakyat ng welterweight division at kung sa timbang ay malaki ang mga lamang ng kalaban. Ito ang labang mukhang tagilid ang ating idolo. Ngunit ang ating pambato ay ipinakita ang gilas, likse at determinasyong manalo. Ngunit si Cotto ay alam ng lahat na matibay at wala ding balak magpatalo. Matira matibay, ika nga. Isa lang ang dapat, maiwang nakatayo. At yun nga, nanaig ang pambato natin. Dalawang beses bumagsak si Cotto hanggang itigil na ng referee ang labanan. Ang isang di malilimutang knockout sa mga laban ni Manny Pacquiao ay ang laban niya kay Ricky Hatton para sa titulong Junior Welterweight. Marami ang nag-abang nito dahil ang laban ay gaganapin sa lugar ni Hatton. At ang sabi nga nila, di pa natatalo si Ricky Hatton sa kanilang bansa. Kaya sa gabi ng laban ay malakas ang sigawan at pustahan. Ngunit nagulat sila sa pangyayari sa kanilang idolo. Dalawang beses bumagsak ang kanilang idolo. Natameme ang mga tagahanga ni Hatton. At nang makalusot ang kaliwang pamatay ni Pacman ay bumagsak na at di na bumangon si Ricky Hatton. Ang bagong kampyon ay diniklara. 10 bigating knockout pa lamang yan. Wala pang makakapantay sa galing at tikas ng ating idolo Manny Pacquiao. Mabuhay ang bawat Pilipino. Marami pong salamat mga idolo ko.